Nais ko lang magbahagi ng konting kaalaman, mga idol. Paano nga ba natin maiiwasan ang mga spam violation sa ating mga content? Sa ating mga reels? Higit sa lahat sa ating mga live, mga idol. Ganito kasi yan, mga idol. Alam ko kasi na hindi lahat na makakapanood nitong video ko na to ay alam na to, mga idol. Marami na kasi akong napasuka mga live, mga idol, na nag-aalala sila, mga idol, kapag nakakabasa sila ng mga hindi magandang comment ng mga viewers. Tulad ng mga ano, mga bad words, yung mga basta yung mga bawal na bigkasin dapat sa mga live. Sila na may-ari ng live, nag-aalala sila na magkaroon sila ng violation dahil sa mga comment na yun, mga idol. Mayroon pa nga akong napasukang live, mga idol, na magandang babae. Alam mo naman, mahilig tayo pumasok sa mga ganyan. Mayroong isang viewers, mga idol, na gusto pumasok sa live niya, mga idol. Dahil mabait niya si ma'am, pinakyat niya, mga idol. Ang problema, mga idol, pagka-open pala ng camera, mga idol, walang suot yung pumasok sa live niya, lalaki. At yung camera nakatutok na kung saan-saan. Alams na. Automatic, mga idol. Siguro mga 5 seconds lang, nawala bigla yung live ni madam. Ganoon kasensitive, mga idol, sa Facebook. Nasayang yung live ni madam, mga idol. Marami pa naman siya mga viewers niya. Siguro mga 27 viewers. Bukod pa dun sa nasayang, nagkaroon pa siya ng violation, mga idol. So, paano nga ba natin maiwasan ng ganun, mga idol? Nasa mga dashboard lang natin, mga idol, ang sagot sa ating problema na yan, mga idol. Pero bago natin ituloy itong tutorial na ito, mga idol, pag nagustuhan nyo itong video na ito, mga idol, pwede nyo itong ibahagi sa iba, mga idol, kung nagustuhan nyo lang. So, tara na, mga idol, tuturo ko na sa inyo, mga idol. Let's go! So, nandito na tayo, mga idol, sa aking dashboard, sa aking profile dashboard. Kung makikita nyo yung mga idol, pulang-pula lahat ng ano ko, mga idol, performance. Okay lang yan, mga idol, ang importante mahalaga. So, scroll down na natin ito, mga idol. Hanapin natin ito, moderation assist. Dito natin, o ito yung sagot sa problema natin, mga idol, sa ating mga pinag-usapan. Itong moderation assist. Huwag niyong ismalin itong moderation assist na ito, mga idol. Napakalaki pala ng tulong ito sa ating mga idol. Lalo-lalo na sa ating pagla-live, mga idol. So, buksan natin, mga idol, yung moderation assist. So, ano nga bang moderation assist, mga idol? Moderation assist. Assign action or moderation assist to perform automatically on your behalf. You can access this tool at any time from your professional dashboard. Ay, nako, mayroon itong wala tayong pinag-aralan. Sa loob ng moderation assist, mga idol, meron dito mga kriteriya na 10 kriteriya. Kung napapansin nyo, mga idol, meron akong 7 kriteriya na inactivate, mga idol. 10 to lahat, mga idol, eh. So, 7 lang inactivate ko, mga idol. So, buksan natin para makita rin natin yung 3 pang natira. Open natin itong add, mga idol. Ayan na, mga idol, yung may mga check na blue, yan yung mga inactivate ko, mga idol. Tapos meron natirang 3 na hindi ko inactivate. So, papaliwanag ko sa inyo ito, mga idol, isa-isa. Hindi tayo professional na taga-turo, pero gagawin natin ang best para maintindihan yung mga idol. Pinakauna kong inactivate, mga idol, itong repeat offender. Siyempre, inactivate ko ito, mga idol, kasi ito yung mga pasaway sa ating live, eh. Nagko-comment ng kahit ano-ano, wala naman sa topic, yung hindi kaya yung comment, mga bad words or bastos. Alam niyo na yung mga yan, mga idol. Pangalawa sa inactivate ko, yung link and comment. Ito naman yung mga viewers na nagko-comment tapos may kasamang link. Siyempre, pag inopen mo yung link, mga idol, automatic, mapupunta ka sa link na binaba niya. So, mawawala ka sa live mismo. Mapupunta ka sa link. Ito pangatlo, yung image and comment. Ito kasing image and comment, mga idol. Pwede kasi silang, ito yung mga viewers na nagko-comment tapos may kasamang picture. Halimbawa, ang picture, mga idol, hubad. Bastos na agad yun, mga idol. So paul ka agad yung kay Facebook. Pang-apat, profanity and comment. Profanity. Ano nga bang profanity? Pagkakaintindi ko ng profanity, mga idol, ano ito eh. Bastos to, mga idol, mga bastos na comment. Alam nyo na po, sinabing bastos, marami dyan. So, kayo na lang bahala mag-isip kung ano yung ibang mga, ano yung mga idol. Pang-5, link to specify sites. Parang ganito lang ito mga idol sa, ano, may link, yung specify sites. Ganun din, meron silang nakalagay na, naka-specific na sites na pag pinindot mo, automatic mapupunta ka doon sa site na yung mga idol. So, paul din yun, mga idol. Pang-6, mga idol, video and comment. Ito ang pinakamalapit sa mga idol. Ang video and comment, kasi pwede silang mag-comment na may makasamang video clips. E paano kung yung video clips na yung mga idol, alam mo na, yung walang mga ano, sublot lahat, di ba? So, automatic maapektuhan yung ating live, mga idol. Magkakaroon ba tayo ng violation? Keywords in comment sa ating pang-7. Keywords in comment. So, ano nga ba yung keywords in comment? Ang pagkakaintindi ko sa keywords, mga idol, para siyang ano, yung keywords sa comment, parang search guide. Parang kukumin sila ng keywords, so ang ibang viewers, magtataka kung ano yung nakasulat na yun, yung keywords na yun. Pag pinindot nila, pwedeng yung keywords na yun, title pala yun ng video na bawa sa kabilang channel. O pag na-click nila yung mga idol, automatic, mapupunta sila sa video na yung mga idol. So, parang pamagat mga keywords,
Alam niyo yung keywords mga idol, imposible hindi nyo alam. Huwag ako. So, mapunta naman tayo sa tatlong hindi ko inactivate. Ay nga pala mga idol. Itong inactivate ko pala na pito mga idol. Bakit nga ba ito inactivate? Yung pito nakachig na to. Automatic mga idol, pag nagawa ng viewers yan sa live mo, automatic mga idol, si Facebook na mismo mag-hide ng comment niya. So, yung ibang viewers, or ikaw, hindi mo yung makikita. So, hindi mo na po problemahin pa na ikaw yung mayari ng live. Na baka mag-comment pa ng mga bastos, mga malasma. Di ba mga idol? Hindi mo na yung problemahin mga idol. Automatic si Facebook na magtatanggal yan mga idol. Ganun kalupit si moderation assist mga idol. So, papaliwanag ko naman sa inyo mga idol yung tatlong hindi ko inactivate. Hindi ko na sinama mga idol. Una, yung new account. Pag may pumasok na new account sa ating mga idol, pwede mga idol, wala nang problema doon. Kasi kahit mga basher mo pa yan o nagko-comment yan ng hindi maganda, wala rin silbi mga idol kasi naka-activate na yung pito. So, hindi mo na problemahin. Yung new account tayo mga idol, makakatulong pa yan sa views mo. Ganun ito pangalawa, no profile picture. Pares lang yan, tsaka yung pangatlo, no friends or followers. Yung mga yan mga idol, nabawa, dami account yan. Pero pag nanood sa live din natin ng mga idol, nakakatulong din sa atin mga idol. Lalo-lalo na doon sa mga naghahangad na matapos yung 60k minutes view nila mga idol. So kahit gumawa sila ng foul na mga words dyan, walang problema. Kasi yung pito na yung mga importante mga idol, naka-activate na. So kahit mag-comment pa yan sila, mag-comment ng kahit ano dyan, wala nang problema yan, walang silbi na yan kasi si Meta na mismong tatanggal. So right, sana naintindihan niyo yung paliwanag ko mga idol. Ulitin ko, hindi po tayo biasa sa pagtuturo pero ginawa ko yung best ko mga idol, sana naintindihan niyo. At kung maaari mga idol, ibahagi natin sa iba para malaman din nila. So hanggang dito na lang ang video ko. Peace out!